Okay guys, for today's video ay try natin na manggrocery dito sa bagong bukas na Landers. At nandito tayo ngayon sa waiting area sa food court nila, kung saan pagkatapos mo mamili ay dito ka magtatambay. Okay guys, for today's video, samahan nyo ako mag-ikot-ikot dito sa Landers Super Mall, kung saan ay wala pa siguro mga 2 weeks itong nagbubukas. So sinama ko ng anak ko dito at kami ay mag-window shopping daw dito sa bagong mall, kung saan ay napakalawak at napakalaking mall na grocery mall. Napakadaming mga pwede mong bilhin at malalaki yung mga naka-impake. Kung baga sa budget ay kailangan mo lang dito ng medyo mataas na budget kung marami kang bibilhin. Kasi ang kanilang mga packaging ay good for 1 week or 2 weeks pwede. Dahil karamihan na supply ay nanggagaling sa US. So mga big size or oversize. At kung napapansin nyo, ang bandang kanan ay nandito lahat ng dairy, yung naka-frozen, milk, dairy cream, kung ano-ano pang mga dairy kailangan ng malamig na temperature. So nakita nyo yung kanyang structure ay parang container van, kung saan naka-windows lahat ng dairy na pwede mong pagpipilian. So sa loob mayroon siyang machine na nagpo-produce ng temperature para manatiling malamig. At dito naman sa kabila ay mga pastries, at dun sa dulo ay mga wheat, yung isda at karni. Naka-organize yung mga table, anong tawag dyan, parang structure na kung saan naka-organize yung bawat paninda. So napakalawak nitong department store ng Landers, at nakahiwa-hiwalay yung bawat bilihan, katulad ng mga prutas, gulay. At very organized guys, very organized. Tsaka hindi siya maraming tao, kasi limitado lang ang pumapasok dito. Kapag mayroon kang card at member ka ng Landers, ay pwede ka nang mamili dito sa loob. Then extended, kung may kasama ka na gustong bumili din, hindi na niya kailangan magpa-member, pero dapat kasama mo yung member na may dalang card. So ito, meron sila dito mga frutas, yan o, naka-organize yung lahat nilang paninda, kung saan lahat ng frutas ay nandito. Kung anong nabibili mo sa ibang department store, nandito rin, nakabalot-balot na siya, mayroon na siyang tag price. At kung hindi ako magkakamali guys, yung membership dito ay 800 pesos yung card. Then kapag may card ka, libre ka na ng parking fee doon sa baba, sa basement. So yun ang maganda doon eh, kasi wala ka nang babayaran. Hindi ko lang alam kung anong mga second plan nila. Baka someday magkaroon na naman ng bayad dyan. Dapat hindi na magbabayad yung mga member, kasi yearly ang membership dito, magre-renew ka. Then may mga naka-insert pang mga bulaklak, kung gusto mo naman yung mga ornamental plant o yung mga fresh flower, mayroon naman sila. Then may mga ano sila, oh, pang sahog, kung ano man mga gulay na gusto mo. Mayroon silang carrots, cucumber, patatas, repolyo, then sibuyas. Ano pa, et cetera, bahay kubo na nga to, mayroong juice, may kamatis, may cucumber ulit, kamatis, then string beans,
Pakadami, mayroon pang malalaking kalabasa. Ha? May mga tag price bawat isa. So, dito, kung gusto mong medyo maganda ang ambience at malinis na pamilihan kung mahilig ka mang grocery, ay itry mo na pumunta dito sa Landers at dito mo lang tatagpuan sa malapit sa SM Purview Annex at yung kabila niya ay No Bus Stop Robinson. So, allocated siya sa Purview. SM Purview, SM Purview, then Robinson Novaliches. Eh, hindi ko alam bakit nagkahiwa-hiwalay SM Purview tapos Novaliches, magkatabi lang naman siya. Pero, by the way, sakop yata ito ng SM Purview. Sakop ng Purview itong lugar na to. Then, boundary siya ng Novaliches. So, yun ang pag-aalam ko sa area na to. So, Pasong Tamo, barangay Pasong Putik, itong lugar na to. At yung kabila, papuntang Lagro, papuntang Bulacan. So, dito makikita mo yung mga prutas, yung mga gulay. Naka-organize yung mga gulay dito, guys. At doon sa bandang kabila ay mga iba-iba naman ang mabibili doon, yung mga galing sa US na mga produkto. Kung ano-anong mga produkto doon na pang bahay, household, lahat nandoon eh. Ang wala lang dito yata sa kanila yung mga damit na sa mall mo lang nakikita. Then may mga ready to eat din sila ng mga manok. Ayan, oh, mga luto ng manok yan. Bibilihin mo na lang. Ayan, may presyo siya. Oh, 286. 289. Yan, isang buong manok. 289. Mas mura siya di hamak sa mga sikat na mga pochins or ay mga sikat na mga lechon manok. So, dito, nakikita nyo, naka-organize siya, di ba? Oh, kung anong mga pwede mong damputin. Tsaka family pack siya, guys, family pack. Consumable siya for one week mahigit na gamit mo. Kahit yung kanilang mga sitsirya, ang lalaki. Ang lalaki yung mga sitsirya nila dito. Walang maliit. So, budget mo lang ang kailangan na i-adjust. Kung mamimili ka dito, pang pamilya, or pang outing o saan man kayo pupunta, dito naka family pack yung lahat ng bibilin mo. Then meron din dito na assorted na mga drinks at may mga tuwalya din dito, towel. Then meron din dito na yan, may mga towel, kung ano-ano pang mga paninda dito. Ang maganda lang dito, guys, napakaluwang nung area na pwede mong pagala-galaan dito. At walang hassle kasi malalaki yung cart, then kukunti pa lang yung tao dahil siguro bagong bukas lang to eh. Last year kino-construction pa lang to at napakabilis din ng kanilang builders na gumawa nito eh, kasi naka-steel bar lang lahat ng sabubong nito at yung mga poste naka-steel bar din, binalutan lang ng semento. Tapos yung kanilang flooring ay simentado din. Naka-design na parang simpleng flooring lang sa bahay. Kung napapansin nyo, wala siyang masyadong design sa kanyang tiles. Pero napakaganda ng design ng Kisame. Halos puno siya ng ilaw. So, nandito na kami sa bandang pastries. At kung napapansin nyo, ay hindi namin iniikot lahat kasi drop by lang kami dito, guys, at konti lang naman yung aming binili dahil una wala kaming service, motor lang, at saan naman namin ilalagay kung sakaling bumili kami ng marami. So, mas maganda dito kung mayroon kang sariling four wheels at mamili ka dito. Pero hindi yata siya advisable kung gagawin mo siyang paninda lang sa maliit na tindahan. Kung malaki siguro pwede dahil yung price niya iba. So, pagkatapos mo mamili, mayroong food court dito na pwede kang mag-unwind, magtambay para matikman mo yung mga siniserve nila dito.
mga pizza, mga fried chicken. Pwede kang kumain muna bago ka umuwi. Kasi, siyempre, kung malayo pa yung uyan mo, gugutom ka. Thank you for watching, guys. See you next vlog.